dito. Bakit, sir? Polis ka ba? Makikialam ba ako kung di ako polis? Walang mangyayari kung magsisisihan tayo. Antayin natin yung traffic. Okay, may lisensya ka. May lisensya ka. O, sige. Matras muna kayo. Atras, atras. O, bate! I'm sorry. Really? Roxanne! You know what? Go ahead. Hello, Roxanne. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Nasaan ka? Ay, tatlong oras na akong tumatawag sa'yo. Alam mo ba yun? Kanina pa ako nag-aalala. At isa pa, nag-taxi ka daw. Sorry po. Sinabi ko na sa inyo, kapag aalis kayo, magte-text muna kayo, hindi ba? Nasa mall po ako. Sinundo ko po yung jacket na pina-alter natin. Sorry, Dada. Naka-silent kasi yung phone eh. Please, pwede ba? Bumalik ka na. Ha? Kailangan kita eh. And we'll be doing the presentation in an hour. And I need you there. Yes, Dad. Dad, yung meeting mo with Colonel De Guzman, tuloy daw, 6:30. At sabi niya, ibibigay niya yung magagaling niyang tao base dun sa training na ginawa nila. Teka, could you make that 5? Masyado na late yung 6:30. And you know I don't like being late. Meron pa akong 9 p.m. kay Mr. Del Valle. At yun nga palang staff meeting natin. Move it to 1 a.m. because I won't be able to make it by 12 midnight. Pero Dad, 6:30 lang daw available si Colonel De Guzman. Kausap ko siya kanina. Hindi ba sila may kailangan sa atin? They should adjust to our time. Pero Dad, what if... Gawan mo ng paraan. Ayo. Yes, sir. Nag-insayo ko ba? Yes, sir. Opo. Parang hindi. Nitignan kita. Yung stance mo mali. Yung hawak mo ng baril mali. Pati ang control mo eh. Malakas po pala yung 45. Hindi ko po makontrol yung recoil. Okay naman ah. Wala namang problema yung baril. Iyo. Yes, sir. Balik mo sa training ito ah. Kung pwede sa grade 1. Yes, sir. Tayo nagsisimula. Anong hinihintay natin? Nasa si Ricky. Nagka-dengue po yung anak, sir, eh. Delikado yung lagay. Nagba-blood transfusion. Aba, eh, anong gagawin natin dito? Tatanga tayo? Ha? Ganun ba? You tell Ricky, he's fired! Dad, sandali lang. Hindi na makasalanan ng tao kung may sakit yung anak niya. Aba, eh, ano ba ito? Lagi na lang merong may sakit sa kanila, eh. Andyan yung merong lalagnatin. May nagtatae. Merong may primary complex. Ngayon, dengue naman. Pagka ganito mga tao ang trabaho, sigurado ako ang mga kailangan ng blood transfusion. Ano? Kaya mo mag-present? Ikaw magpe-present? Dad? Roxanne, you're just in time. Kanina pa naiinip at nag-agalit ang mga kliyente.
So, ikaw na ang mag-present, okay? Alam mo na ang gagawin mo. Dad, I'm not prepared. Anak, please. Please save my ass. Ikaw ang mag-present. I know you can do this. Go! '86. Industry and manufacturing. We were awarded as the country's best security agency. Our armored vehicles. We design and manufacture our own. We also have a canine training facility. And our trainers are both US and UK educated. This is a PNP accredited academy for training, and just recently, nabigyan kami ng seal of excellence. Importante sa inyo ang confidentiality. So what is confidential and private will remain confidential and private. Ang lahat ng mga mahalaga at importante sa inyo, sagot yan ng safe security agency. Because for us, your family, your businesses, yourselves, your family's well-being, that is our priority. Ang galing talaga ng anak ko. Congratulations, Roxanne. Yan ang finance officer ko. Actually, parang boss na rin yan dito dahil alam niya ang ins and outs ang pamamalakad nitong negosyo namin. Napakaswerte ko sa batang ito. Mabait na, masipag pa. Sa hard work ko, sa dedication at sa pangangalagang binigay ni Dad sa kumpanyang ito, kaya kami naging ganito ngayon. It's all because of him. Pero ikaw pa rin ang pambato, Roxanne. Eh, siya nga pala. Paano kapag ito'y nag-asawa si Roxanne? Paano ko na, Rodrigo? Kilala mo ako. Ano naman ako. Pwede kong mabuhay mag-isa. Itong hindi makahiwalay sa akin. Alam mo ba? Kahit nung bata pa yan, ako ang unang-unang tatawagin kapag may sakit at maging sa lalaki. Importante sa kanya yung aprobado muna sa akin. Sagad ang tiwala sa akin ang batang ito. Paborito mo talaga si Roxanne, no? Pantay-pantay ang tingin ko sa mga anak ko. Take red. Yung batang yan, nagmana naman ang tibay ng dibdib niya sa akin. At yan ang troubleshooter ko. But going back to Roxanne, kilala mo ako, di ba? Alam mo kung gaano ako dedicated sa agency nito. Pero yung si Roxanne, triple ang dedikasyon dito sa negosyo namin. Congratulations, Rodrigo, ha? Kahit magang namatay ang asawa mo, maganda mong napalaki ang mga tatlo mong anak. Salamat. And who would think na mula sa pagiging isang security guard, magiging ganito si Rodrigo? Oo nga, how impressive. Amazing. Siya nga pala. Yung bunso mo, si Ruth, yung kamusta na siya? She's into this modeling thing. Oh. I hate to be rude, pero I will have to excuse myself. Meron pa ako. That's okay. Okay. No problem. Thank you for coming. Salamat. 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 Congratulations again. Bye, Mrs. Magyasa. Thank you. Si Red Roxanne. I think he went ahead, Dad. Nasa car na siya. Naghihintay. Oh, okay. Thank you for saving the day. You were outstanding out there. I love you, anak. Ang galing mo kanina, ha? Bakit may maleta dyan? Oh my God. Itutuloy mo na yung balak mo? Nasa airport na ako, Apple. Kaya lang di ko pa rin kinaya. Bakit hindi ka pa tumuloy? Siguro dahil hindi ko kayang iwan ang pamilya ko. Siguro dahil hindi ko kayang iwan talaga si Dad. At saka hindi naman niya ako kayang panindigan. Bakit ba kailangan lumipad pa kami sa Amerika? Ewan ko ba? Tumatanda na ako pero parang wala pa rin talaga nararating ang buhay ko. Ang dami mo na na-achieve. Isa ka sa nagpalago sa kumpanyang ito. Oo. Lahat ng achievements ko nakadikit sa achievements ni Dad. Lahat nakadikit sa kumpanyang ito. Bakit hindi mo kausapin ulit ang daddy mo? What's the point?
hindi rin naman niya ako maiintindihan. Dati sinubukan ko. Humingi ako ng permiso. Sabi ko, baka pwedeng bumukod. Sabi niya, delikado raw. Ginusto ko magtrabaho sa ibang kumpanya. Sabi ni Daddy, bakit? Eh, sa akin din naman daw mapupunta to. Nung college, ang gusto kong course, architecture. Pero sabi ni Daddy, kailangan accountancy. Alam mo, bakit ka kasi nagpapadikta? High school pa lang tayo, sinasabi ko na sa'yo to, manindigan ka. Napang gustong-gusto ko. Kaya lang hindi ko nga alam eh. Bakit ba hindi ko kaya? Swerte nga ni Ruth eh. Nakakaingit talaga siya. Wala siyang pakialam. Lahat ng gusto niyang gawin, pwede niyang gawin. Yeah, hello? Hello. Pwede ba kausap si Roxanne Manrique? Speaking, who's this please? How kung kapatid mo na si Ruth Manrique? Kung gusto mo bang makita ang kapatid mo niya? Sundin mo lahat ng sasabihin ko. No? Nasa inyo si Ruth? Kailangan ko siya makausap. Ipapakausap ko siya sa'yo. Kapalit ang 30 million pesos. 30 million? Eh, hindi ganun kadaling makakuha ng ganun kalaking pera. Kailangan ko ng panahon. I need time. Sige. Basta walang mga pulis. Kung ayaw mong may mangyari masama sa kapatid mo, ihanda mo na ang 30 million pesos. Antayin mo yung tawag ko. Hello? Dad? Oo, kanina ko pa tinatawagan, hindi sumasagot. Baka nasa meeting na. Try calling him again! Ano ka ba? Pulis ang tinatawagan. Ganito may kidnapping mo. Kilala mo si Dad, di ba? Ayaw niyang pinapamunahan ang desisyon niya. So, Apple, for the third time, tawagan mo si Daddy. Eh, pasensya na. Pero, emergency ito, tinawagan ko ni pulis kanina. What?! Inspector Daguhoy, Philippine National Police, anti-kidnapping. Magagalit talaga si Dad. We own a security agency. Dapat alam natin kung anong gagawin. Eh, di ba tumawag ka na kanina sa bahay niyo? Wala doon si Ruth. O di confirm. Tsaka ano ba inaalala mo? Favorite ka ng daddy mo, hindi magagalit sa'yo yun. Paggalit na si Dad, walang favorite-favorite. Tumawag ka sa police at sabihin mo nagkamali ka, it was just a false alarm. Perimeter. Yes, boss. Magkano? Pagilingan. Magkalikod. Magandang gabi ho. Inspector Daguhoy. Nakatanggap po kami ng alarma na mayroong kidnapping incident dito. Nandito ho kami para tumulong. Hindi ako yung tumawag sa inyo. Ako po yung tumawag. It was just a false alarm. False alarm? Miss, naiintindihan ho namin na tatakot kayo. Pero wag ho kayong mag-alala. Nandito ho kami para tulungan kayo kung anong gagawin ninyo. Actually, alam namin kung anong dapat namin gawin. Ma'am! Ma'am! Mawalang galang na ho, papasok na ako. Ma'am, kailangan ho naming malaman kung tumawag na uli ang kidnapper. Tumawag sa landline namin. Itatap niyo ba yung landline namin? Pogi, alam mo na yung gagawin mo. Sikasuhin ko na yan, boss. Ma'am,
kailangan niyong makipagtulungan sa amin bago mahuli ang lahat. Kailangan mo namin ang larawan ng biktima. Sa mga sinasabi ko ng larawan, parang siya ho ba'y nawawala? Ay, opo. Siya po yan. Siya yung nasa picture. Inspector, hindi ho ba nasabi ko na kaya na namin to? Kami na hong bahala. Meron ho akong tungkulin eh. At sa kapangyarihan na binigay ho sa akin ng batas, itong larawan na to ay akin na ngayon. Maraming salamat ho sa kooperasyon. Bukas, 10 a.m. ng umaga, ipapahatid ko yung pera sa isang basurahan na lang Makati at Ayala. Alas geez, babe. Ang daming tao at ang daming polis doon. Ayun nga yung intention ko eh. Gusto ko maraming tao. Gusto ko maraming polis. So paano lang kunin yung pera? Ako nang bahala doon. Alam mo, why don't you just go and make yourself useful? Buy us some food. Hello? Babe, dumating ang polis dito sa baba. Ano? Sabihan ka, no? Ha? Wala. Lahat ng gusto mo sinunod ko. Aksidente yung suspect. Requesting immediate backup, ambulansya. Nandito kami sa Coastal Road. Itaas mo yung kamay mo! Baba! Paano ko lalabas? Sabi mo itaas mo yung kamay ko. Pinoso po ka. Gamitin mo yung isang kamay mo, buksan mo yung pinto!
Watch. Ano ng tipaklong? Hindi yan tipaklong. Diyosa yan. Siya yung kidnapper? Ay, kung yan yung kidnapper eh, palalayain ko agad yan. Eh, si Ruth Manrique yan eh. Kamusta? Uulitin ko yung tanong ko. Ano yung pangalan mo? I invoke my right to remain silent. Pangalan lang, remain silent. Wala kang dala kahit ano. Wala kang ID. Iha, kilala kita. Ikaw si Ruth Manrique. Huwag kang magkaila sa akin. Eto, bigyan ng kapatid mo, litrato mo. Di ba ikaw yan? Paano kung nadisgrasya ka kanina? Namatay ka? Sino magkiklaim ng katawan mo? Wala. Gusto mo ba yun? Gusto mo? Kahit naman buhay ako, wala naman magka-claim sa akin eh. Si Ruth! Ano na naman kalukuhan nito? Kinita mo sarili mo for a 30 million ransom? Ano plano mo? Ha? Pag nanakawa mo sarili mong pamilya? I'm not after your money. I just wanted to teach you all a lesson. Oh, now we're being given a lesson. Paano naman kasi parang kung ibang tao nagpapa-appointment sa sekretarya mo para makausap kita, pero hindi pa rin kita nakikita, nakakausap. And you said, wala kang 1 million para sa pang New York ko. Pero pang ransom, meron kong 30 million. Rosa, I don't get you. Siyempre maglalabas ako para ma-ransom ka. Yeah, but the point is, you lied. Sabi mo, wala kang pera. Alam mo ba kung gaano kalaki ang deal na mawawala sa atin? Kapag umabot sa mga kliyente ang ginagawa mo, madismaya sila. Ha? I don't care. Well, at least ngayon, you know how it feels na mawala ng isang bagay napaka-importante sa'yo. What's so important? Yung pagpunta mo sa New York? Doon sa walang kakwenta-kwenta mong profession? Modeling is not even a profession. See? You say you're my family. You can't even support my one big dream. Ngayon, ikaw pa ang galit. Ikaw pa ang kawawa. Ruth, bakit ba kailangan gumawa ka ng ganito sa tuwing hindi mo makuha ang gusto mo? Gaya nung minsan, nainis ka, sinunog mo yung kwarto mo. Nahulog po ang yosi ko sa carpet. Eh, nung nilasun mo ang sarili mo? Ay, hindi ko naman po alam na red tide yung talabang kinain ko. Ay, yung ginawa mo sa kotse ko yun, ay yung binangga mo yung gulong. Eh, sabi niyo po, bulletproof po yun. Sinubukan ko lang kung matibay. Ayan, ayan. Diyan ka magaling eh. Diyan ka magaling. Sa lahat ng bagay, meron kang palusot. Eh, tinatanong niyo po ako eh. Di sumasagot ako. Pag di ako sumasagot, baka sabihin niyo po, binabastos ko po kayo. Ha! Ano, ate? Ikaw? Give up na rin ba? Sige, go! I don't care about what anyone thinks anymore. Just go! Ruth, pwede ba? Marahimik ka na lang. Sana itigil mo na yung mga kadramahan mo. Okay ka ba? Nasaktan ka? Ibang klase rin mag-trip yung mga mayayaman, ano? Buwis buhay. Tayo nga ang problema natin kung anong kakainin natin sa araw-araw. Pero sila, kung paano labibwisitin ng isa't isa. Yung root, yun yung bunso, ano? Spoiled. Spoiled sa ate. Kaya, sutil. Ruth, hindi mo na ba talaga kayang ayusin ang buhay mo?
lahat binibigay sa'yo. Pinag-aaral ka, kaya lang 3 courses na, lahat dinrop mo. Undecided eh. Is it such a crime? Yeah, pero kung magpalit ka ng boyfriend, parang nagpapalit ka lang ng shoes. But single naman ako oh. Saka diba mas maganda yon? Mamili ng mamili para hindi magkamali. Bakit ikaw ate? You haven't even settled down. And it's because you know that there are better guys out there. Bakit ako? Spoiled ako sa nanay ko. Hindi naman ako sutil. Boss naman. Mayaman ka ba? Hindi. Yun ang pagkakaiba. Sila. Masaya ba sila? Mukha namang hindi. Yun ang pagkakaiba. Pag binibigyan ka ng atensyon, inaabuso mo. Konting di ka mapansin, nanggugulantang ka. Ruth, honestly, hindi na kami natutuwa. Then just let me go to New York para hindi na kayo nakukonsumi ng ganito. Yeah, pero hindi mo makukuha ang gusto mo kung puro mali ang ginagawa mo. Bakit ba kasi hindi niyo ako payagan? Pangarap ko to eh. Yung totoo. We don't trust you. Wala kaming tiwala na kaya mo nang alagaan ang sarili mo. Salamat ah. Totoo naman, Ruth eh. Hindi mo pa napapatunayan sa amin na kaya mo na mag-isa. Gusto ko lamang kung ipaalam sa inyo na sinasabi ko ng batas natin na hindi niyo pwedeng idemanda si Ruth Manrique. Because the kidnapper is also the kidnapped victim and vice versa. Pero diba ate, pag mahal mo ang tao, mapagkakatiwalaan mo ng buong puso, walang hesitations, no doubts. Ibang usapan naman yun eh. Diyan nga magaling eh. Kung paano ilihis ang usapan. Please. Isang yes from you, mapapayes na si daddy. Mahal mo naman ako, diba? Of course. Kaya lang, you have to prove to us, okay? Prove to just me, kahit sa akin lang. Patunayan mo na kaya mo on your own. Pero kailangan niyo hong bayaran yung mga damages na ginawa niya. Eh, napakarami ho niyang binanggap. Eh, ano mangyayari kung hindi ko agad bayaran yun ngayon? Makukulong ho siya ng 18 oras maximum. Ipapaayos ko na ho ba yung release paper? Other Roxanne, this way. No, not you, Ruth. Si Roxanne lang. May iiwan ka rin. Dad! Iwan natin siya dito. We are not bailing her out. Kailangan matuto siyang leksyon. Pero Dad, kababaing tao ng bunso natin. Baka anong mangyari sa kanya dito? Sa ngayon, ganyan lang ginawa niya. Ang sa susunod, masangkot pa siya sa totoong krimen. Hindi ka na. Roxanne, I'll wait for you in the car. Naiintindihan mo ako. Ate. Ate, please, huwag mo ako ipakulong. Ate. Ruth, I'm sorry. Ayoko pumasok! Ayoko! 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 Ayoko
ka lang. Palabasin niyo ako dito! Iha! Iha, maupo ka na lang. Let me out! Masasaktan mo pa yung sarili mo. Ayoko makulong! Gumawa ka ng kasalanan, makukulong ka. No! Hindi, hindi, yes. Makukulong niya na ako. Relax ka na dyan. Ang ayaman nun na bingwit mo. Napagkakitaan mo na ba? Malahat po na dyan. Kaya sumabog na yung mga baga ninyo sa dami na nanakurakot din. Parang hindi maganda yung pagtrato niyo sa kapatid ko sa loob, ah. Bago kang magalit, sana alamin mo muna yung buong detalye. Nagohoy! Loro! Upas! May araw ka din sa akin, tandaan mo yan. Tandaan mo ng gabi! Alam mo ba kung magkano tayo sinisingil sa mga damages na kalokohan mo? 200,000 pesos. May pera kayo, di ba? You pay them with what you've got. Medyo masela ng kliyente and they require NBI or police clearance.